Yan po mga kapatid, no? May muling gagawa ng video, no? Sa ating pag-aaral ng Sultan ng Diyos, pagkasabi habang nagmamaneho, kayo po sana bahala, isang manawa sa mga katagang aking sasabihin. Aking biyahe sa aking magtatrabahuan ay nariyating isa po yung lingkod. Ito'y aking pinapasalamat sa Ama dahil ito yung kanyang kalooban sa aking buhay sa pamagitan ng Panginoon Jesus Kristo at isang paggabay ng Banal na Espiritu Santo. Sa oras nito mga kapatid, magong umaga, siguro mga 6:30 o 6:40 pa lang. Nais ko sanang mag-share, no? Ilan sa mga aking pangitain sa aking panaginip. Na unti-unti na nagkakaroon ng lunas o ng kasagutan sa bawat dumadaan ng panahon. Siguro bago po tayo magsalita, bigyan po tayo pasasalamat sa aming Diyos sa gabay at kaligtasan na binibigay niya sa akin, hindi lang po sa akin kundi sa lahat ng tao sa bawat lahi, bigat, bansa na nagmamaneho, sa lahat ng uri ng pagsasakyan, pagpapawid man pandagat o panlupa man. Ito'y aking panalangin sama sa pamagitan ng Panginoon Jesus Kristo sa paggabay ng Banal na Espiritu Santo. Ama, ito'y manalangin sa inyo sa oras ito at nawa tanggapin ang aking panalangin sa pamagitan lamang ng Panginoon Jesus Kristo at sa paggabay ng Banal na Espiritu Santo. Sa araw na ito, pinupurihan ka namin, dinadakilan, sinasamba sa pamagitan lamang ng Panginoon Jesus Kristo amang Diyos, pagkat sa ang aming tagapagligtas, tagapamagitan, tungo sa iyo, Ama, at kasama paggabay ng Banal na Espiritu Santo. Nawa ka, pagkapatawarin niyo po kami mga tao, anuman ang aming nagagawang kasalanan sa inyong paningin, sa pamagitan lamang ng Panginoon Kristo, kami humihingi ng kapatawaran. At nawa, pagpalain nawa kami ng kaligtasan at lahat ng pangangailangan namin sa pang-araw-araw sa mundong ito. Ito'y aming hinihingi sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Nawa, tanggapin ang aking pasasalamat sa pamagitan lamang po ng Panginoong Kristo at kasama gabay ng Banal na Espiritu Santo. So, ngayon po mga kapatid, no, tayo po yung aaral ng aking mga pangitain. Isa sa mga pangitain ko sa aking panaginip na na unti-unti ko na rin naman naunawaan at naiintindihan na sabi nga ng isang matandang lalaki sa aking panaginip, hindi niya nilikha ang langit at lupa at impyerno sa walang kabuluhan. Ito po'y aking katanungan. In realidad na kasi may ibang nagtuturo sa akin, no? Ibang ibang mag-aaral, pinapaintindi sa akin na ang ama at ang anak at ang espiritu iisa. Sabi ko sa ano sila, iisang spirit o iisang, sabaga kung literal, iisang tao. Paliwanag naman sa akin, ganun nga daw. Iisang tao pero marami siyang gawain. Tatlo yung gawain niya. Gawain niya bilang isang ama, gawain niya bilang isang anak, at gawain niya bilang spirit.
ngayon nagka parang na parang nalilito ako, hindi ko naunawaan. Ngayon wala namang masama, no, kung mag-ask tayo sa Diyos, sa Panginoong Kristo at sa kanilang Espiritu Santo. Nag-try ako mag-ask bago matulog. Bago ako matulog, nag-pray ako. Nagbabasa ako sa salita ng Diyos at minsan pag meron akong hindi naunawaan at naiintindihan, ito naman ay aking dinudulog. Aking tinatanong sa Diyos na ano ba ito, ano ba ganyan. Ngayon sabi ko nga, tinanong ko sa Diyos, sabi ko, matapos ko lang magdasal, tapos nag-ask na ako, sabi ko, Ama, Panginoong Jesus at Banal na Espiritu Santo, kayo ba'y talaga iisa? As in, iisa in one spirit, sabi ko gano'n, na sa kapila ng ika'y iisang espiritu, tatlong yung gawain bilang Ama, bilang Anak, at bilang Espiritu. Ngayon, pagkatapos ko mag-gas, dinatulog na ako. Praise God kasi na-amaze ako dahil kapasalamat ko na ako sa ng gabing din yon. Sinagot din ng Panginoong Sus sa kalooban ng Ama at gabay ng Banal na Espiritu Santo ang aking katanungan. Ito po'y pangyayari na sa aking panaginip, mga kapatid, na talagang kayo na ang bahala umunawa at umitindi sa maririnig nyo. Sa aking panaginip, mga kapatid, ako po'y nasa gilid ng malaking bakod na pabilog. At yung bakod na yon ay yung nasa loob nun, hindi ko alam kung ano. Basta malaking bakod lang siya na talagang mataas na bakod. Pabilog siya, pabilog. Ngayon, habang naglalakad ako dun sa gilid, meron ako nakitang isang kawan na punong-puno ng mga hayop. Isang kawan sa na punong-puno ng mga hayop na napansin ko merong isang matandang lalaki na nanaroroon sa loob na yon. Parang inaayos niya yung mga hayop o sabaga sineseparate niya, pinagsama-sama niya yung magkakapareha o yung magkakatulad. Pagkatapos nun, lumapit ako doon sa kawan na yon. Yun nga, nakita ko nga po yung isang matandang lalaki. Yung matandang lalaki talagang matipuno, medyo maliit, tapos yung buhok niya parang barber's cut na ano, tapos yung buhok niya medyo maputing pagka-gray ganon. Ngayon, nung palapit ako sa kanya at nung nakaharap ko na siya, bigla ako sa natanong. Ang sabi ko, Guro, sabi ko, ano po ba ang katotohanan sa mundong ito? Yun po ang aking katanungan sa matandang lalaki na yun. At sumagot naman yung matandang lalaki. At ang sabi, ganito, hindi ko nilikha ang langit, ang lupa, at ang impyerno sa walang kabuluhan. Pagkatapos niyang sagutin yung tanong ko, at pagkatapos niyang sumagot,
iniwanan ko na sa ron. Pero yung kasuotan nung matandang lalaki na nakabahagsa, tapos yung kalahating katawan niya nakabalot, tapos yung kalahati hindi. Tapos yung pananamit niya, mga kapatid, balat ng hayop. Balat ng hayop. Sabihin natin ganun, o balahibo ng hayop. Basta yung alam niyo ng sinaunang pananamit ng mga tao nung hindi pa civilization sa mundong ito. Tapos noon, iniwan ko na sa ron. Tapos nagpatuloy na ako sa paglalakad. Hanggang sa nakarating ako sa ano, sa paroroonan ko doon sa kung saan lugar na dapat akong sasakyan. Pagkatapos nun, biglang nag-stop yung bigla ako nagising sa pagkatulog ko kasi nag-alarm siya. Ngayon mga kapatid, ano po ba ang kaunawaan ninyo sa ganong kasagutan ng isang matandang lalaki? Ako, sa aking pananampalataya na at naniniwala ako na isa lamang talaga yung dumika ng langit at lupa at impyerno. Walang iba kundi yung Ama na nasa langit, na Ama na tinatawag ng Panginoong Kristo ng panahon na siya naparito sa mundong ibabaw, na nagkatawan tao siya dahil nga sinugo siya ng Ama, na isinilang siya sa mundong ito sa pamagitan ni Maria para ganapin ang kalooban ng Ama at sundin ang nais ng Ama sa libutan ito. Ngayon mga kapatid, para sa akin yung matandang lalaki na nagpakita sa akin panagin na sinagot yung aking katanungan, dahil sabi ko nga, in reality, bago ako matulog, ang tanong ko, Ama, Panginoon at Banal na kayo po ba iisa? Iisang in one spirit? Diba? In one spirit, sabi ko. Kung gagawin natin literal, kayo ba iisang tao lamang? Na ako mismo ay ako. Diba? Ako yung anak, ako yung Ama, ako yung Espiritu. Ganun ang aking pagkakaunawa, aking katanungan. Ngayon, yung matandang lalaki sa aking panaginip, sinagot niya yung aking katanungan din sa aking panaginip. Sabi ko, Guro, sabi ko nga, Guro, ano po ba ang katotohanan sa mundong ito? Diba yung, kasi katotohanan hinahanap ko, mga kapatid. Eh. Katotohanan lang yung hinahanap ko. Yung, ano ba yung katotohanan sa inyo Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo? Ngayon, doon sa kanyang kasagutan na hindi ko nilikha ang langit at lupa at impyerno sa walang kabuluhan, naunawa ko na rin bandang huli na habang tumatagal yung panahon na pinagbubulay-bulay ko siya, iisa yung lugar. Kapag iisang tawag doon sa lugar na yon. Pero magkakaibang kalagayan. Kapag ganito po mga kapatid, Ang sabi kasi ng matandang lalaki, hindi ko nilikha ang langit at lupa at ang impyerno sa walang kabuluhan. Pansinin niyo po, ang langit, ang impyerno, ang lupa at ang impyerno, mga kapatid. Anong sabi ng ano? Sabi ng matandang lalaki sa akin, at ito'y aking paniniwala, yun ang Ama na nasa langit,
Kasi ang kasagutan niya sa aking tanong, hindi niya nilikha ang langit, ang lupa, at ang impyerno sa walang kabuluhan, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, ang lahat ng kanya nilikha ay may kabuluhan. At tandaan po natin, mga kapatid, tayo nilikha ng Ama sa pamagitan ng anak. Wala sang ibang nilikha kundi sa pamagitan lamang ng kanyang anak. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo nilikha ng Ama sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo. At lahat tayo inilikha niya para sa Panginoon Jesucristo. Ngayon, pagbulay-bulayin po nyo, no, yung na sinagot ng Ama sa aking panaginip na hindi niya nilikha ang langit, ang lupa, at ang impyerno. Yun ang sagot ng Ama sa aking panaginip. Pansinin nyo, mga kapatid. Iisang klase ng lugar. Kapag lugar lang, yung nilikha niya, isang lugar, pero magkakaibang kalagayan. Napansin nyo, mga kapatid. Sabaga, ang langit, lugar ng mga banal na anghel, kung nasaan ang anak at nasaan ang Ama at ang Espiritu Santo. Naroon ang mga banal na anghel na sumusunod sa kanya, at naroon ang Amang Diyos na buhay, at naroon din ang anak ng Diyos kung saan nakaupo sa kanan trono. At naroon din ang banal na Espiritu Santo, ang siyang gumagabay sa lumikha. At ang banal na Espiritu Santo, ang siyang gumagabay sa mga nilikha ng Diyos Ama sa pamagitan ng anak. Ngayon, ang lupa, ibig sabihin, narito yung mga nilikha ng Ama sa pamagitan ng anak. Diba, mga kapatid? Narito yung mga tao, narito yung mga hayop, narito yung mga halaman, mga bundok, ang dagat. Nandito sa lupa, sa mundong ibabaw. Ito yung lupa na ating kinaroroon ngayon at kung nasan tayo nabubuhay ngayon. Ngayon, at ang impyerno, sabihin, yung impyerno kasi, mga kapatid, naroon yung mga anghel na hindi sumunod sa kalooban ng anak, yung mga suwahil na anghel na ninais na maging masama, na kasakasama ni Satanas. Matandaan po natin, mga kapatid, si Satanas ay may katungkulan nung panahon ay siya'y nasa langit. Ngayon, Pansinin niyo po, mga kapatid, na hindi ko nilikha ang langit, ang lupa, at ang impyerno sa walang kabuluhan. Ibig sabihin, mga kapatid, yung tatlong uri ng lugar na yon, magkakaiba ang kalagayan. Pansinin nyo, di ba? Ibig sabihin, magkakaparehong katawagan na lugar, pero magkakaibang kalagayan. Kapag yung langit, kalagayan ng mga banal, kinilalagyan ng mga banal. Ang lupa, kinilalagyan ng mga nilikha ng Diyos Ama sa pamagitan ng anak. At ang impyerno ay kinilalagyan ng mga anghel at ni Satanas. Na sa darating na paghuhukom ay doon itatapon ang mga
mga tao na mga kaluluwang hindi tumanggap sa anak, no? Hindi kumilala sa Diyos, mga naging suwahil, ayaw tanggapin ang banal na Espiritu Santo, yun po yung impyerno, mga kapatid. Ngayon, unawaan niyo po yung kasagutan ng Ama sa aking katanungan, pagbulay-bulayin niyo rin po, mga kapatid. Kapaga, kayo na po ang bahalang umunawa doon sa aking paliwanag about doon sa katanungan ko at sinagot ni ng Amang Diyos na buhay na praise God, no? Habang tumatagal, matagal ng katanong, matagal na yung panaginip yun, pero habang tumatagal, doon ko nauunawaan at naiintindihan. Sabaga, sa aking paniniwala po, mga kapatid, bilang isang tunay na Kristiyano, at ang pangusukusto lamang ang ating kaligtasan, sabaga, yung Amang Diyos na buhay, yung anak ng Diyos na buhay at yung banal na Espiritu na Diyos ay lahat sila ay iisang pagka-Diyos, pero magkakaibang kalagayan. Kapag magkakaibang tungkulin. Kapag Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu, isa yung pagka-Diyos nila, pero magkakaibang trabaho, pero isa ang layunin. Ano ibig sabihin isang layunin? Isa lang yung inais ang iparating sa bawat isa na ano ang pagmamahal, ano ibig sabihin ng pagmamahal sa kapwa o pagmamahal sa Diyos, di ba? Kapag iisa lang yung tinuturo nila kundi yung pagmamahal, mga kapatid. Eh, kilala niyo naman siguro, mga kapatid, kung sino yung espiritu na ayaw sa pagmamahal. Diba? Kilala niyo yung tinutukol ko, yung masamang espiritu na ayaw sa pagmamahal ay ang kumakalaban sa Diyos. Tulad ni Satanas, ay hari ng kasinungalingan. Ayaw niya yung pagmamahal. Kasi salungat nga siya eh sa nais ng Ama eh at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo eh. Ngayon mga kapatid, nais ko po sanang paunawa sa inyo na bagamat tayo may kanya-kanyang paniniwala at pananampalataya, hindi ko po ipinipilit, no, na yung pananampalataya ko isang ayunan nyo. Nasa inyo po yun, mga kapatid. Yun po yung malalaman nyo na at maintindihan nyo kung kayo ay gagabayan na ng banal na Espiritu Santo ng katotohanan. Tandaan po natin, mga kapatid, isinugo ng Ama ang banal na Espiritu Santo sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Kaya po, mga kapatid, ang banal na Espiritu Santo ay kabahagi ng katotohanan. Ang Panginoong Kristo ay kabahagi ng Ama. Tandaan po natin, isa lang ang layunin nila. Malaman natin ang tunay na pagmamahal sa bawat isa. Ngayon mga kapatid, magpapasalamat po ako. Kahit nagmamaneho po ako, nakakapag-share po ng pangitain ko o selta ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, lagi, ito, paborito ko itong verse, totoo lang. At ito yung ipaglalaban ko sa lahat ng relihiyon. Ipaglalaban ko ito. Na sinasabi ng Panginoong Kristo sa John chapter 14, verse 6. Nang sabi niya, ako ang daan. Diba? Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. Hindi kayo paroroon sa Ama kundi sa pamagitan ko lamang. Hindi siya sabi ng Panginoong Kristo. Diba? Hindi talaga tayo paroroon sa Ama kundi sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo, mga kapatid.
Hindi tayo nilikha ng Diyos Ama, kundi sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo, mga kapatid. Hindi tayo patatawarin ng Ama, kundi sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo, mga kapatid. Lahat ng ito ay sa pamagitan ng Panginoong Kristo, mga kapatid. Dahil ang Panginoong Kristo ang isang kaisa-isang inspirasyon ng Ama nung tayo nung habang nililikha niya ang salibutan ito. Sabi nga, nilika ang salibutan ito sa pamagitan ng niya at walang ibang nilika ang Ama kundi sa pamagitan lamang niya. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat tayo po, mga kapatid, ay nilika sa pamagitan lamang ng Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, ang sinasabi rin po ng banal na salita at sinasabi ng Panginoong Kristo, ang sino man tumanggap sa anak ay isa rin tumanggap sa nagsulto sa kanya. Diba? Ibig sabihin, tanggapin mo yung anak at mas matatanggap mo ang Ama. Pero kung tatanggapin mo yung Ama at di mo naman kaya tanggapin ang anak, ay may ibang usapan nyo, mga kapatid. Kasi ang sinasabi ng banal na salita, kung sino man tumanggap sa anak, ay siya rin tumanggap sa nagsugo sa kanya. Tatanggapin mo ngayon nagsugo, ayaw mo naman tanggapin yung anak, ay wala rin. Useless, mga kapatid. Useless lang, mga kapatid. Manampalataya ka sa anak at sasampalataya at mas sasampalataya ka sa paningin ng Diyos Ama. Tandaan po natin, mga kapatid. Kayo na pong bahala umanawa doon sa aking testimony o sa aking pangitaan, sa aking panaginip at naging revelation ko sa buhay ko. Bakit ang aking pananampalataya at paniniwala na merong Diyos Ama, na merong Diyos Anak, at merong Diyos Espiritu Santo. Iisa yung pagka-Diyos nila, pero magkakaibang kalagayan, magkakaibang tungkulin, at iisa lamang din ang kanilang layunin, mga kapatid. Yung po yung aking talagang pinatotoo na rin sa sarili ko na talagang pag dinais ng Ama, ito'y sasagot sa pamagitan ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Tandaan po natin, mga kapatid. Kung ikaw ay nasa puso mo yung pagtatanong bilang isang anak ng Diyos dito sa mundong ibabaw, ipapakita niya sa iyo ang katotohanan. Ipapaalam niya sa iyo ang katotohanan. Sapagkat sinasabi nga po sa Jeremiah 33:3, tumugon ka sa akin at ako'y sasagot at ipapakita ko sa iyo ang hindi mo pa nauunawaan. Tandaan niyo po, mga kapatid. Kayo na po saan ang bahala sa umunawa, sa mga narinig nyo o sa napanood nyo. At hindi ko po ipinipilit ang aking pananampalataya bilang isang tunay na Kristiyano na tanggapin nyo. Nawa, gabayan kayo ng banal na Espiritu Santo sa pamagitan ng Panginoong Kristo at sa kalooban ng Ama na maunawaan nyo yung isang katulad kong nananampalataya at tagusunod ng Panginoong Kristo dahil ito'y kalooban ng Ama sa pamagitan ng Anak at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Doon po ako talaga na-amaze, no? Talagang nanindigan, no? Na talagang iisa sila sa layunin pero magkakaiba yung kalagayan nila. Abaga, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Ibig sabihin, sabi nga ng Panginoong Kristo, mas dakila ang Ama kaysa sa akin. At sinasabi niya rin na ang Ama at ako ay iisa. Hindi ako nagkakamali sa Mateo yan. Hindi ko lang matandaan yung verse at saka yung chapter. Ngayon, hindi iba kasi ginagawang literal na ako at ang Ama ay isa. Sinasabi kagad na isa lang pala talaga sila.
Huwag po natin kasi minsan gawin literal. Kasi minsan, yung sinasagot ng Panginoong Kristo sa mga apos, sa mga Hudyo nung panahon na yon, minsan din nila naunawahan dahil ito'y pwedeng maging spiritual, mga kapatid. Parang ganito lang po. Si Adan, diligan ng hininga mo ng buhay ng ama sa pamamagitan ng anak. Ngayon, si Eva, saan ang galing? Sa Tagdiang. Di ba? Si Adan. Sabaga, isa nga lang naman talaga pinanggalingan. Di ba? Sabaga, iisa lang sila ni Eva. Kasi, ang galing sa laman ni Adan si Eva. O, nanggaling sa Tagdiang. Sabihin natin ganun. Sabi nga ni Adan, ito ang aking buto sa buto, dugo sa dugo, laman sa laman. Diba? Ngayon, kasi minsan, di maunawaan ng mga ibang nananampalataya yung aking naisiparating sa mga tao, no? O sa ibang tao na hindi pasadong nakakaunawa sa salita ng Diyos. Kasi pwede nating sabihin na ganito at maaaring ito yung pangyayari at katotohanan. Makapangyarihan ng Diyos eh. Kaya niya lahat gawin ng ang kaya nga nagawa niya lahat sa mundong ito eh sa pamagitan ng anak eh. Kayo na po sanang bahala umunawa, mga kapatid. Kayo na po sanang bahala sa umintindi at unawain ang mga narinig at napanood nyo, mga kapatid. At nawa, nasabi ko nga po katulad kayo na nawa, bigyan kayo, bigyan ang bawat sa mga kapanood dito ng kaunawaan, no? Para mas maintindihan yung katotohanan. Maraming salamat po, nawa, gabayan tayo ng bawat isa ang banal na Espiritu Santo sa kalooban ng Ama at sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Maraming salamat.